Hello guys, welcome sa aking vlog. For today's video guys ay mag-update ulit tayo. Ayan siya guys, hindi na siya dark yellow, light yellow na siya kasi ito ay malalaglag na oh. Ito guys, wala na, pero ang kagandahan nagkaroon siya ng another extension ng spike. Ayan, ito yung ano, ito yung nauna, and then nagkaroon ng extension. So ayan ang bulaklak niya, tapos ito yung huli na nagkaroon ng bulaklak, kaya ayan na siya ngayon. Ito rin, nalanta na siya, may mga maliliit pa dyan oh. Ayan, tatlo itong mga spike na to, either magkakaroon ng spike din na kagaya nito or magkakaroon ng dahon. So, bibihira lang yung ganun guys. Ayan, nakaroon na ng bulaklak. Ito, pawala na rin. Ito guys, yung nauna, naputol siya, and then, idinugtong ko. Pwede naman pala yung ganun. Tapos, nalaglag na lahat ng bulaklak niya. Nakaroon siya dito ng spike. Ayan, so ito na, pahabol. Ang topic ko ngayon guys, kaya ako magbo-vlog, ay ang dami kasing nagtatanong kung pwede ba ilagay ito sa naaarawan. Ang sagot ko po ay hindi po siya kailangang ipaaraw. Ang kailangan lang ng orchids ay may liwanag, liwanag ng araw, hangin, at yung parte ng bahay ninyo na may moisture, hindi kailangan ng maaraw. So kung ang bahay nyo ay walang space sa labas, so pwede nyo ilagay. Actually itong orchids na alaga ko ay nasa bintana lang guys. O, kita nyo yan, nasa bintana lang siya. Yan o, hindi yan nasa labas, hindi nasa bintana. Pag naaarawan kasi to ay magbo-brown yung dahon, masusunog. So ingatan natin ang ating mga orchids na masikatan ng araw, I mean direct sunlight. Tumatagal ang mga bulaklak nito kasi hindi ko siya ini-sprayhan. Yung iba kasi ini-sprayhan yung mga bulaklak. Ito guys, hindi nababasa ang bulaklak niya. Pati dahon nga eh, kung pwede lang, hindi pwede mabasa. Pero kung halimbawa gusto niyong basahin ay idadry lang ninyo siya. Pag laging nababasa, lalo na yung dito guys, pag nababasa yan, may posibilidad na mabubulok yan dito. Yan, pag nakababad. So, yung mga orchids ninyo, pag pwede nyo rin i-polish yung dahon. Kung may pang-polish kayo na oil, meron yung nabibili sa Lazada. Kung wala naman, ay yung balat ng saging, pwede yung ipahid dito. Yan, para makita. Pero sa akin, hindi ko pinapahid. Ganyan lang siya. So, ayan guys, update ko ngayon. Kung mapapansin nyo, ayan, ay pawala na ang kanilang bulaklak. Pawala na siya. Ito, nag-start ng malaglag. Ito, ano guys? O, diba, ang dami niyang bulaklak. Kahit pag tinitignan ko siya, ay hindi healthy, pero nagkaroon ng bulaklak talaga na satisfied ako sa bulaklak niya oh. Kasi ang dami eh. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-alaga ng orchid, lalo na sa Phalaenopsis, kailangan iingatan mo yan, alagaan mo yan mabuti kasi mahal ito guys. At hindi basta-basta magparami ito kung hindi ka bibili. Kung hindi ka marunong mag-propagate gamit ang
stem o spike niya ay hindi ka magkakaroon ng extra o kaya hindi magdadami ang iyong palinopsis. Swerte na lang kung ikaw ay makapatubo ng chiki niya. Gaya nito guys. O, see? Ayan. Ito yung aking propagation. So, ipapakita ko lang sa inyo na talagang buhay na buhay siya. At, ayan. Tatlong araho niya. Dati isa lang ang ugat niya. Pero ngayon ang dami niya. Maghihintay ka pa nito ng isang taon. More or less 1 year para magkaroon ng bulaklak. Tulad nito guys. Ito yung nasira, namatay ang mother plant niya. Pero may tumubo na keke sa puno niya. So ito na yun guys. Nagkaroon ito ng bulaklak. Pero naputol. Hindi siya first spike niya pero naputol siya guys. Kaya hindi ko nakita ang kanyang bulaklak. Pero sure ako na ang bulaklak nito ay parang yung butterfly na violet. Hindi nalalayo sa eto, hindi nalalayo dito ang bulaklak niya. Ayan. At sa susunod na pag-bloom ng flowers nito, pagkaroon ng spike, ay sure na magkakabulaklak ito. Kasi nagkaroon na ito ng spike. Very dry siya. Kailangan biligan. Ayan guys. So kung may mga namatay kayong orchids, yung puno nun, akala nyo patay na, pero ang ugat pala nun ay buhay pa, hindi nyo itatapon. Lagay nyo lang sa gilid, tapos dilig-diligan nyo. Magugulat na lang kayo may tutubong kiki sa mismong puno. Kaya nito guys, naano mo lang mamamatay na siya, pero hindi ko tinapon. And then inalagaan ko siya. At ayan guys, oh, karoon na siya ng 2 daon. Marami kinyo pong bulaklak noon kasi na nagtampo yata pa yan. Hopefully sa susunod na pag-bloom ng orchids ay magkakaroon na rin ito ng spike. Hopefully. So, ayan lang guys ang aking topic ngayon. Tandaan nyo guys na ang orchids ay kailangan ng liwanag, hangin at moisture lang. So, hindi necessary na ilagay nyo sa labas para paarawan. Don't forget to subscribe my channel. Huwag kalimutan, kalimbangin din ang bell para lalo kang updated sa lahat ng aking video. Bye!